Okay, so good morning. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Google Classroom. Since wala tayong face-to-face interaction with our students, so ang option lang natin is yung mga learning management system, which is yung Google Classroom, isa siyang example ng learning management system. Okay? So, ito, turo ko sa inyo. Share screen ko lang para makita nyo. Okay, now, nandito tayo ngayon. So, since ang pinag-uusapan natin is si Google Classroom, so we need to log in with our Google account. Okay, so naka-Google ka na. So, ako kasi naka-log in. So, yan, naka-log in na ako. Ito na yung picture ko. And then, ito na yung kanyang Gmail, then images, and of course, the Google Waffle or the Google Apps. Okay, so click mo lang si Google Apps or si Google Waffle, and then hanapin mo si Google Classroom. Ito, si Google Classroom. Madami yan actually. So, but for this time, ito muna pag-aaralan natin ngayon paano mag-create ng Google Classroom. So, click Google Classroom. Ayan. So, ito sa akin, ito yung mga classes na nagawa ko na. Okay? Now, paano nga ba mag-create ng Google Classroom? So, makikita mo dito, may plus sign dito. So, kiklik mo lang yan. It's either you join class or you create class. So for this time, we will click create class. Okay? So create class tayo. And then, nakalagay kasi dito, the school must sign up for a free G Suite for education. Now, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba kapag naka-G Suite at saka hindi. Okay? But for the meantime, click lang natin I've read and understood. So continue tayo. Yan. So what's the class name? Gawa lang tayo ng Calculus 1. For example lang ito ha. Bahala kayo kung anong subject ang ituturo nyo. Then section, let's say copper. Subject is intro. Intro to calculus. Intro to calculus. Okay. Then sa room, bahala kayo kung saan yung room. Pero lagyan ko siya ng room 101. Okay. Then click nyo lang si create. Okay, so ngayon, nakapag-create na tayo ng calculus natin. Section, copper, the subject, calculus. Now, isa-isahin natin lahat ng makikita nyo dito sa screen. So, start natin dito sa class code. Okay, dito yung subject, and dito si section. And then, ano ba itong class code? Pag click natin yung display, makikita mo dyan, yan yung class code. Ito, isa to sa paraan para mag-invite ng students. Okay? So mamaya papakita natin iba pa niyan. Then punta tayo muna sa people. Okay? Diyan sa people, makikita niyo diyan si teachers at saka si students. Now, pag makita mo, meron diyan plus sign ulit, nakalagay diyan invite teachers. So ibig sabihin, kung mag-invite ka ng teacher, okay? Mag-invite tayo. Yan. Dapat valid email kasi nade-detect niya kaagad. Pag nag-click ako ng invite, okay? So, ibig sabihin yan, dalawa kayo na pwede mag-handle ng subject. Yan. Dalawa na yung teachers dyan. Isa si Taboro Kantuki at saka ito yung in-invite natin. Okay? So, meaning to say, itong si isang teacher, pwede siya maging sub, pwede siyang observer, or pwede siyang pag mag-leave ka, pwede siya yung pumalit sa'yo. Kasi parehas lang kayo ng tinuturo. Parang ganun yung concept niyan. Okay? Pwede ka magdagdag as many as you can. Wala rin problema. Okay. Sa students, ganun din. Pag nag-click tayo dito, invite students, lalabas dyan. For example, mag-invite ako. Yan. Example lang to. Tapos pag nag-click ako ng invite, lalabas yung pangalan niya. The same with instructor, lalabas dito yung pangalan niya sa students. Dito. Lalabas siya dito. Okay? Now, ngayon, yun yung isang way para mag-invite ng student. Okay? Yung isa-isahin natin lahat ng email address nila. Walang problema doon. Ngayon, meron pang isang way kung paano makakapag-invite ng students. Balikan ulit natin si stream. Okay? Ito yung class code niya. Ngayon, ang ginagawa dyan para mas mabilis, si class code, binibigay yan doon sa mga students. Okay? Binibigay yan. Kung naka-enroll sila, bigay mo yung class code, sila yung mag-join. Paano naman mag-join? Babalikan ulit natin yung classes.
And then, di ba nakalagay dyan, it's either you create or you join. So, pag mag-join sila, i-press lang nila yung join class, and then ilalagay ngayon nila si class code. So, automatic yan, papasok sila dun sa klase na may ganong class code. Okay? So, yun po yung dalawang ways para makapag-invite ng students. Okay? So, meron na tayong students at saka meron na tayong teachers. Dito tayo sa classwork. Okay, sa classwork, makikita nyo meron dyang nakalagay na create. Pag kinilik natin si create, makikita dyan, okay, it's either si assignment, si quiz assignment, si question, si material, si reuse post, or topic. Simulan natin kay assignment, okay? Pag-click nyo kay assignment, lalabas dyan ulit yung gantong options, gantong panel. Okay, sa assignment, title daw. Ano kayong magandang title ang ilagay natin? How to solve integral calculus. Calculus. Example lang yan. Okay? Na magbigay ka ng instructions. Kung mahaba, pwede mo namang copy-paste, lagay mo lang dyan, andyan yung instructions. Okay, okay, lagay nyo, solve problem sets 1 to 5. Yan. So, so-solve ng bata yan. Or, pwede rin, magkiklik ka ng add. Pag nag-add yan, lalabas dyan, it's either sa YouTube galing, galing sa file mo, galing sa link, o sa Google Drive. Kung sa file, i-click mo lang, hahanapin yan kung saan nakatago yung file mo. Okay, it's either sa recent, sa upload, sa My Drive, or start. So, usually nasa My Drive yan eh. Okay? Pag nasa My Drive, hahanapin niya lang, Google Drive yan. Okay? Pag sa upload naman, hahanapin niya kung nasaan. Kung nasa C Drive, nasa D Drive. Okay? So, yun yan. And then, dito sa right side, makikita niyo dyan si Calculus. Calculus course, and then si all students, then ilang points ba yung problem sets 1 to 5? Pwede mo baguhin yan, let's say 50. 50 points, then lagyan mo ng due date. Yan. Kailan ang due date? For example, binigay natin ngayong October 7, ang due date natin para matapos na lang yung kalang problem sets ay sa Friday, click mo lang. And then, anong time? So, lagay mo 8 a.m. Okay? So, nakalagay na si due date. The due date is on Friday, October 9, 8 a.m. Anong topic natin ulit? How to solve integral calculus. Okay? Pwede mong ilagay na create topic ulit. How to solve. Ang technique lang dyan, kailangan yung topic nyo tsaka title the same para sa isang folder lang siya papasok. Okay, now, sa ilalim niya, nakalagay rubrics. Okay? Yung rubrics, ito yung paano natin iskuran yung kanilang assessment. Yung kanilang ginawa, pinasa. Pwede mo siyang i-click, lalabas dyan, yan, create rubric, reuse rubric, or import from sheets. Okay? Madali lang naman gumawa ng rubrics. Now, dito sa upper right, makikita mo dyan, may nakalagay assign. Now, sa assign, pwede mo i-click yung arrow down. Huwag naman i-press yung assign na, dito ka muna sa arrow down. Kasi kapag nag-press ka ng assign, automatic yan, i-assign niya na kagad. Okay? Pero kapag nag-click ka ng arrow down, maraming options yan. Unang option dyan is assign, schedule, save draft, or discard draft. Now, sa schedule, ibig sabihin yan, isiset mo kung kailan lalabas yung kanilang instruction o yung binigay mong instruction sa kanila. Kailan mo gusto palabasin? October 7 ba? So, click mo October 7. And then, anong oras? Sabihin mo 10 a.m. So, pag naka-schedule, pag nag-click ka ng schedule, mababago ngayon yung panel mo. Okay? Mag-iiba ngayon yung nasa harapan. Ito, nandito tayo sa classwork. Makita nyo, scheduled for tomorrow. Yan. So, isabihin, bukas pa siya lalabas. Kasi kapag pinindot nyo yung assign, automatic, lalabas na ngayon yan doon sa yung classwork. Sa stream, pwede ka maglagay dyan ng post. Ano ba yung mga post na nilalagay natin? Please, for example, be on time. Post mo para sa lahat ng bata. Yan. So, lalabas ngayon yan. Yan. Mapapasa yan lahat ng students na naka-enroll dito sa yung Google Classroom. Okay? Now, yung set pa dito is yung kanilang grades. Kaya lang, wala pa tayo sineset, so walang lalabas dyan. Dito kasi lumalabas yung pinaka-summary lahat ng grades ng bata. Kung nag-submit ba siya, kung nag-turn in or hindi. Diyan siya lalabas. Okay?
So, balik tayo sa stream. Dito naman sa settings, ito settings kasi ito. Pag kinilik mo yan, nandito lahat yung class settings mo. Nung kaninang ginawa natin. Okay? So, si Calculus, si Copper, then ito yung general settings niya. Makikita mo dyan, nandiyan yung invite link, the class code, and display or the class view. Okay? Then sa stream, students can post and comment. Pinapayagan mo ba siya mag-post and comments? O gusto mo i-comment lang? O only the teachers can post or comment? Okay? It's up to you. Pwede kang mamili dyan. Okay? Kasi yung ibang instructors, hindi nila pinapayagan yung bata mag-post or mag-comment. Kasi nga, minsan kung ano yung ginagawa ng bata, so hindi nila nilalagyan yan. So, pwede lang sila mag-view lang. Okay? What else? Sa classwork on the stream, pwede mo rin yung palitan. Show condensed notification, hide notification, no show attachments, and details. It's up to you kung anong gusto mong gawin. Depende sa yung preferred ba. Now, sa grading, dyan, may nakalagay din dyan, it's overall grade calculation. Pwede mo rin siyang galaw-galawin. Wala rin problema. Then, kung may ginalaw ka dyan, you just click save. Masisave lahat yung settings na ginawa natin dyan. Okay? Now, bumalik tayo ulit sa stream. Palagi naman siya bumabalik sa stream. Okay? Now, pakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba kapag ikaw ay naka G Suite at saka pag ikaw ay hindi ka nakasubscribe doon sa G Suite. Okay? Magsasign in ako ng panibagong account. Kasi itong isang account ko, naka G Suite yung school namin. So, ibig sabihin, mas marami siyang options. Okay? So, mag-create ulit ako na isang class. Create class ulit. For example, physics. Okay? Section, Nimbus. Gold na lang. Section gold. Subject, Newtons. Intro to general physics. Okay? Sa room natin, it's room 102. So, press ulit si create para mag-create ng panibagong classroom, Google Classroom using yung G Suite account. Now, ito tayo ngayon sa isang Google Classroom na may G Suite account. Pag tinignan nyo dito, meron siya agad, dyan nakalagay Meet Link, General, Generate Meet Link. Mag-click lang ako, okay? And then, Generate Meet Link. Magkakaroon na siya kaagad ngayon ng Google Meet. Ayan. Meron na ako ngayong Google Meet link. Unlike dun sa isa, balikan natin, wala pang nakalagay. Mag-create ka pa ngayon dito. Iyon yung isa sa mga advantages kapag ikaw ay naka G Suite. Okay? Free lang naman ang G Suite, so walang problema. Okay? Tinignan natin yung classwork. For example, nag-create ulit ako. Create assignment. Okay? Pag tinignan mo yung baba, meron ditong aside from rubrics, meron ditong check plagiarism. Okay? So meaning, mati-check dyan whether the content of the exam is original or not. Kasi pagdating dito sa isa, dun sa walang G Suite, wala siyang nakalagay na plagiarism check. Wala. Rubrics lang. Pero dito sa naka G Suite, may makikita kang check plagiarism. Okay? Now, kaya lang, plagiarism na yan, magagamit ko lang ng 3 beses. Ah, 5 pala. You can enable original reports on 5 assignments per class. So, 5 lang. So, make sure yung 5 na yan, magagamit natin na maayos. Mga major exams, yan. Para mas maganda siya, para mas useful siya. Kasi kung gagamitin mo lang siya sa mga quiz, hindi siya in-advise. Okay? Gamitin natin siya sa major exams. What else? Ano pa ba yung pagkakaiba nila? Now, pag nakita mo dito, meron kang Meet, may Google Calendar, tsaka meron kang Class Drive folder. Pero pagdating dito sa walang G Suite, wala kang Meet. Google Calendar lang, tsaka Class Drive folder. So malaki yung pagkakaiba talaga nila. Now, saan ba ginagamit si Meet? Of course, yung Meet ginagamit yan kapag meron kayong synchronous instruction. Kapag gusto mo makita yung mga estudyante mo, mag-Google Meet ka. Yan ang pagkakaiba na walang G Suite at saka may G Suite. Although pwede ka rin naman mag-create dito ng Meet mo kasi meron namang instruction dito. Meron namang icon dito para sa
Google Meet. Yan. Pag kinilig ko yan, ganun din, magkikreate din siya ng Google Meet. Yan, no? New meeting, then enter new link. May enter a code or a link. So parehas din. Kaya lang, doon sa isa, automatic meron siya kaagad. So yun ang pagkakaiba. Yan. Yan yung mga ginagamit na usually ginagamit kapag nasa Google Classroom. Actually, napakadami niya pang functions. I-discuss natin yan sa susunod natin na vlog. Okay, but for now, thank you and good luck sa paggamit ng Google Classroom. Bye!